No, Yaya. Huwag kang umalis, please. Naluluhang wika ni Annika habang pilit na hinahabol si Tony. Maging si Tony ay naiiyak na rin habang niyayakap siya ni Annika. Annika, baby, magtatrabaho lang si Yaya sa ibang bansa. Kailangan ni Yaya eh. Paulit-ulit na umiling si Annika. Hindi matanggap na kinakailang umalis ng kanyang paboritong Yaya. Sa lahat ng namasukang katulong at nagsisilbing Yaya ni Annika, tanging si Tony lamang ang tumagal sa kanya. Napamahal ng mas na bata sa kanyang Yaya Tony, kaya hindi niya kakayanin kung maging ito ay iwan siya. Annika, Tony has to leave. She has to go, okay? Wika naman ang ama ni Annika. Maging ito ay nasasaktan na rin habang pinagmamasdan ng anak na halos maglumpasay dahil sa gagawing pag-alis ng kanyang pinakamamahal na Yaya. Lumuhod si Tony upang maging kapantay niyang alaga. Sorry anak ha, kailangan lang talagang umalis ni Yaya eh. Kapag bumalik ako, promise, bibisitahin kita. Huwag kang mag-aalala ha, lagi kang ipagdadasal ni Yaya. Basta lagi kang magpakabait at huwag mo sanang kalimutan si Yaya ha? Naluluhang sambit ni Tony habang hinahaplos ang pisngi ng bata. No, Yaya, please! Humihikping tugo naman ni Annika. Mahal na mahal ka ni Yaya. Bulong pa ni Tony at saka hinalikan sa noo ang alaga at mahigpit itong niyakap. Tumayo na si Tony at pilit na hinilang mga paa papalayo. Hindi na sana siya mag-aabalang lumingon pa pero muling sumigaw si Annika. Don't leave me, Yaya, please! Daddy, just marry Yaya! Natigilan si Tony nang marinig ang hiniling ni Annika sa kanyang ama. Annika! Daddy, I want Yaya to be my mom. Just marry her so she won't leave me. Pakiusap pa ni Annika. Gulat na gulat si Calvin sa hiling na namutawi sa bibig ni Annika. At kapwa natigilan at nagkatinginan na lamang silang dalawa ni Tony dahil doon. Kung bago ka pa lang sa channel nito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kasalukuyang nakatayo si Tony sa harap ng kanilang bahay. Habang pinapanood ang kanyang ama at nakababatang kapatid na isinasakay sa tricycle ang kanyang ilang mga bagahe. Maluha-luha pa si Nanay Teresita habang naglalakad papalapit sa kanya anak. Tony anak, kailangan ba talagang sa Hong Kong ka magtrabaho? Bahagyang napangiti si Tony at saka niyakap ang kanyang ina. Nay naman, pinag-usapan na natin to, di ba? Wala nang iiyak. Pasasaan ba't makakaahon din tayo? Sa ngayon eh, kailangan ko munang makipagsapalaran doon para naman may ipangtustos tayo. Kaunti na lang si Bunso naman ang magkukolehiyo. Eh anak, napakalayo naman kasi ng Hong Kong. Hindi ba pwedeng dito ka nalang magtrabaho sa eskwelahan dito sa atin? Paano ka roon? Wala kang kasamang kahit na sino roon. Napabuntong hininga na lamang si Tony. Malapit kasi siya sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina. Kaya medyo mahirap din sa kanyang mapalayo sa mga ito. Idagdag mo pa na wala naman talaga siyang ibang kakilala sa Hong Kong, maliban na lamang sa kanyang recruiter. Pero kinakailangang tataga ni Tony ang kanyang loob, dahil walang ibang aasahan sa kanila kung hindi siya lamang. Hindi naman ganong kalaki ang kinikita ng kanyang tatay Julian sa pangingisda, at delikado rin kung ipagpapatuloy niya pa ito, lalo na't maraming dayuhang kumakamkam sa kanilang mga palaisdaan. Ang Nanay Teresita naman niya ay matanda na rin at madalas kong atakihin ng hika. Kaya naman hindi na maaaring tumanggap ng labada at tanging pagbuburda na lamang ng mga panyo ang pinagkakakitaan. Dalawa lamang silang magkapatid ni Troy. Grade 10 ang kapatid at kaunting panahon na lamang ay magkukolehiyo na ito. Kaya kinakailangan ng kumayod ni Tony para dito. Ayaw naman kasi ni Tony na matulad si Troy sa kanya na tanging senior high lamang ang natapos. Kapos sila sa pera dahil nagkasakit ang kanyang tatay Julian noon. Kaya hindi na siya nakapagkulehyo pa. Hindi rin naman sapat ang scholarships na natanggap niya noon kaya minabuti na lamang niyang mamasukan bilang tindera sa bayan. Doon din niya nakilala si Marites, ang kanyang recruiter. Sa Hong Kong nagtatrabaho si Marites bilang isang domestic helper.
at nainganyo na siyang patusin na rin ang alok na tong trabaho dahil siguradong magagawa niyang kumita ng mas malaki kaysa manatili bilang isang hamak na tindera sa bayan. Basta mag-iingat ka anak ha, paalala pa ni Nanay Teresita. Tumangu-tangu naman si Tony at niyakap ang muli ng mahigpit ang kanyang nanay. Kayo rin nay, mag-iingat po kayo. Ate, malungkot na pagtawag ni Troy sa kanyang nag-iisang ate Tony. Marahang ginulo ni Tony ang buhok ng kapatid at saka ito niyakap. Oh, wag masyadong pasaway ha. Huwag pasasakitin ang ulo ni nanay at tatay. Mag-aral ka ng mabuti ha. Opo ate, tugon ni Troy. Pagkatapos ay ang tatay hulyan naman niya ang kanyang hinarap. Tay, huwag masyadong bugbugin ang katawan ha. Magpahinga rin. Kapag bumagyo, huwag nang pumalaot please. Oo anak, huwag mo kaming intindihin ng nanay at ng kapatid mo. Ang mahalaga ay mag-ingat ka roon at magpakatatag ka rin. Lagi kaming tatawag sa'yo kapag libre ka. Muli pang nagyakap pa ng apat hanggang sa kinailangan ng sumakay ni Tony sa tricycle. Pagkatapos kasi noon ay sasakay pa siya sa isang jeep bago makarating sa pier kung saan sasakay siya ng barko patungong Maynila. Sumakay na si Tony ng tricycle at pinaandar na iyon ang driver. At maluha-luha na lamang na kumaway si Tony sa kanyang pamilyang naiwan. Nang makatalikod si Tony ay pinunasan niya ang kanyang mga luha at pinigilan na ang sarili na mas maiyak pa. Kaya mo to Tony, para sa pamilya. Bulong niya sa sarili at saka sandaling pinagmasta ng bayan na kanyang pansamantalang iiwan. Pasensya na po sir, hindi ko na po kayang ugali ng anak ninyo. Naluluhang wika ng isang yaya at saka binitbit ang kanyang bagahe at tuluyan nang lumabas sa mansyon ni Calvin. Halos mapabuntong hininga na lamang si Calvin na nakaupo ngayon sa kanyang home office dahil sa nangyari. Panglimang katulong na yata ngayong buwan pa lamang ang kanyang na-hire. Matanda na kasi ang kanyang mayordoma at hindi na maalagaan pa ang anak niyang si Annika. Kaya kinakailangan niyang kumuha ng katulong na mag-aalaga sa kanyang anak. 8 taong gulang pa lamang si Annika pero sobrang katarayan at kakulitan na meron ito. Hindi naman masisi ni Calvin ang anak dahil alam niyang hirap lamang ito sa kanilang sitwasyon. Namatay ang nanay ni Annika dahil sa cancer noong siya'y hamak na 5 taong gulang pa lamang. Kinakailangan din ni Calvin na magtrabaho dahil CEO siya ng kanilang kumpanya. Kaya madalas din siyang wala sa bahay. Gayunpaman ay mahal na mahal ni Calvin ang kanyang anak. Dahil ito na lamang ang nag-iisang katuwang niya sa buhay. Hindi pa siya handang mag-asawang muli dahil nais muna niyang maging mas mabuting ama para kay Annika. Pero hindi niya kayang gawin iyon ang mag-isa. Kinakailangan pa rin niya ng taong magsisilbing yaya ng kanyang anak. At yung tatagal at hindi siya basta-basta iiwan at susukuan. Huminga ng malalim si Calvin at saka tinawagan ng agency. Pakiramdam nga niya ay pagod ng agency sa kakahanap niya ng yaya na babagay para kay Annika. Pero dahil malaki naman ang ibinabayad ni Calvin sa mga ito ay hinahanapan pa rin nila ng yaya ang bata. Daddy, I want ice cream! Wika ni Annika habang pumapasok sa loob ng home office ni Calvin. Bit-bit pa nito ang kanyang malaking teddy bear. I want ice cream! Hiyaw pang muli ng bata. Annika baby, I'm on the phone. Mahinahong tugon naman ni Calvin. Pero hindi iyon pinansin ni Annika at muli itong nagsalita. I want ice cream now! Hindi naman pinansin ni Calvin ang anak dahil nga may kausap ito sa telepono. Kaya naman upang mapansin ang kanyang daddy ay inilampaso ni Annika ang kanyang malaking teddy bear sa sahig. Annika, stop that! Pagsaway ni Calvin. Wala na siyang nagawa pa kundi ang ibaba ang telepono at lapitan ng kanyang anak. Agad niyang kinuha ang teddy bear nito at saka pinagpagan. How many times have I told you na huwag mong dudumihan ang mga gamit mo? Nahihirapan ang mga katulong na maglinis ng mga to. I don't care! I want ice cream now! Hiyaw pa ni Annika. Napailing na lamang si Calvin at pilit na kinontrol ang sarili. Ayaw naman niyang saktan ang anak dahil masama iyon. Pero minsan ay napupuno na rin siya sa kakulitan nito. You're not getting any ice cream. Masyado ka ng pasaway, Annika. Go back to your room. Otorisado ang utos ni Calvin, kaya naman agad na sumimangot si Annika. Mommy would buy me ice cream if I want it. Bad ka, Daddy! Inis na wika ng bata at saka tumakbo paakyat sa kanyang kwarto. Napabuntong hininga na lamang si Calvin.
Hindi na kasi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang anak at kung paano ito matutulungan. Nang makarating si Tony sa Maynila ay agad siyang dumiretso sa boarding house na pansamantala niyang matutuluyan. Pero halos manlumo na lamang siya sa kanyang nadatnang balita. Pasensya ka na, Tony. Marami kasing naunang nakapila sa'yo. Hindi naman namin agad maayos ang mga papeles mo. Uwi ka ni Marites sa telepono. Kaya halos mapaupo na lamang si Tony sa hagdan ng boarding house. Pero ang sabi mo sa akin, aalis na ako. Isang gabi lang ako matutulog dito tapos bukas hihintayin mo na ako sa airport. Nangihinang tugon naman ni Tony. Handang-handa na siya sa pag-alis tapos bigla pa itong napurnada. Eh, hindi ko naman inaasahan tong nangyaring to, Tony. Pero makakaalis ka pa rin naman, mga 3 hanggang 4 na buwan siguro. Eh, ano namang gagawin ko rito sa Maynila, Marites? Eh, hindi ako po pwedeng bumalik sa amin ng walang napala. Pinaghirapan ni nanay at tatay ang mga bayarin para sa pag-alis ko. Gaya nga ng sinabi ko, Tony, makakaalis ka pa rin naman. Eh, hindi nga lang ngayon, okay? Eh, hindi rin naman kita tatakbuhan at bibiguin. Pero sa ngayon, kinakailangan mo munang dumiskarte riyan sa Maynila. Isang linggo ka lang din pwedeng manatili sa boarding house kasi may mga iba pang tutuloy. Kaya kung maaari sana, makahanap ka na rin agad ng ibang trabaho. Makakaalis ka rin, Tony. Pangako yan. Oh, sige, sige na. Kailangan ako ng amo ko. Nagmamadaling paalam ni Marites. Hindi na nakasagot pa si Tony dahil agad ang naputol ang tawag. Halos manlumo na lamang siya habang iniisip kung papaano siya ngayong hindi naman pala siya makakapunta sa ibang bansa. Imbes na magmukmok ay minabuti na lamang ni Tony na itulog ang nangyari at magpahinga na lamang. Marami naman siyang dalang papeles at may iilang formal din siyang damit. Kaya mag-a-apply na lang siyang kung anong trabaho sa Maynila kesa bumalik pa sa kanilang probinsya. Kinaumagahan ay maagang gumising si Tony upang makapaghanda. Medyo namahay pa nga siya sa boarding house dahil naninibago siya sa lahat. Nag-almusal lamang siya ng cup noodles at pandesal at inihanda na ang mga bagay na kanyang kakailanganin at isinilid iyon sa kanyang bag. Binilang pa ni Tony ang kanyang pera upang masigurong sapat iyon para maging pamasahe sa kung saan man siya makapunta. Nagtanong-tanong na rin siya sa mga kasamahan sa boarding house pati na sa may-ari nito kung saan pwedeng mag-apply. Pupunta siya ngayon sa mga agency na nag-hire ng mga sales lady o hindi kaya kahit janitress. Pilit na nag-ipon ang lakas ng loob si Tony. Kinakailangan niyang makahanap ng trabaho sa lalong madaling panahon dahil meron siyang pamilya na nangangailangan sa probinsya. Ayaw naman niyang ipaalam sa mga ito ang tunay na nangyari dahil baka labis pa silang mag-alala. Lumabas na ng boarding house si Tony habang sukbit-sukbit ang kanyang sling bag at isang plastic envelope na naglalaman ng kanyang mga kinakailangang papeles. Habang bitbit din ang pag-asang sana ay umayon sa kanya ang mabuting kapalaran. Kaya mo to, Tony, para sa pamilya. Muling bulong ni Tony sa sarili bago sumakay ng jeep patungo sa kung saan. Yes, I know, wika ni Calvin sa telepono. Kasusundo lamang niya sa kanyang anak galing sa school na to. Nakasimangot na naman si Annika habang nakatingin sa bintana. Dinala na siya ng ice cream ni Calvin, pero binaliwala lamang ito ng bata. Annika, where do you want to eat, baby? Tanong ni Calvin sa kanyang anak na nakaupo sa backseat. Hindi naman sumagot si Annika at nagpatuloy sa pagkalikot ng kanyang iPad. Huminga ng malalim si Calvin at inulit muli ang kanyang tanong. Annika, where do you want to eat? I want to play, Daddy. Sambit lamang ni Annika. Napalingon si Calvin sa kanilang gilid at nakita niyang napadaan pala sila sa isang parke kung saan maraming mga batang kasing edad ni Annika ang naglalaro. Napagtanto ni Calvin na marahil ay kailangan lamang ng kalaro at mga kaibigan ng anak. Okay, you can play at the park. But tell me first kung saan mo gustong kumain so that we could go there immediately after you're done playing. Mahinahong wika ni Calvin. Napaisip naman si Annika. I want chicken nuggets and fries, Daddy. Masiglang sagot nito. Napangiti naman si Calvin dahil mukhang kahit papaano ay mapapasaya niya na ang kanyang anak. Ipinarada niya na ang kotse sa isang gilid at saka binuksan ang pinto para sa anak. Be careful, ha? Bili ni Calvin bago panoorin si Annika na tumakbo patungo sa mga batang masasayang naglalaro sa mga slide at swing.
Hindi naman maiwasan ni Calvin na maantig habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Mula rin kasi nung mamatay ang kanyang asawa ay hindi niya na masyadong pinalalabas ang bahay ang anak upang masigurong ligtas ito. Nawala na ang pinakamamahal niyang asawa at hindi naman niya maatim kung pati sa anak niya ay merong mangyaring masama. Tanging mga laruan lamang ang meron si Annika at sumpungin din ito kuminsan sa paaralan. Kaya magandang pagkakataon ito upang magkaroon ng talagang mga kalaro ang bata. Gayunpaman, hindi pa rin masamahan ni Calvin ang anak. Dahil hahakbang pa lamang siya ay bigla nang tumunog ang kanyang telepono. Trabaho na naman ang kanyang aatupagin habang busy sa pag-i-enjoy ang sariling anak. Daddy! Daddy! Look! Hiyaw ni Annika mula sa malayo habang pilit na tinatawag ang atensyon ng kanyang daddy. Tumangot kumaway lamang si Calvin at ibinalik na ang atensyon sa kausap sa telepono. Napayukot na panguso na lamang si Annika habang tinitingnan ang mga katulad niyang bata na masayang nakikipaglaro kasama ang kanilang mga magulang. Habang ang kanyang daddy ay busyng makipag-usap sa telepono at hindi siyang kasama. Sana may mommy ako. Malungkot na wika pa ng musmus na bata. Hapon na nang matapos si Tony sa paghahanap ng trabaho. Wala pa siyang kain at puro tubig lamang iniinom. Mas mainam kasi kung sa boarding house na lamang siya kakain dahil mas makakatipid siya. Mahal ang mga pagkain sa fast food at wala naman siyang nakikita ang mga karinderya sa gitna ng mga nagtataasang building ng Maynila. Nakailang agency na rin na pinuntahan si Tony at lahat ng ito ay nagsasabi sa kanya na tatawagan na lamang siya nito. Gaya ng napapanood niya sa TV, sigurado siya na ang ibig sabihin lamang noon ay hindi siya tanggap sa trabaho. Kaya naman bagsak ang balikat ni Tony habang naglalakad, hanggang sa matanawan niya ang isang maliit na parke sa kanyang gilid. Bahagyang napangiti si Tony nang makita ang mga batang masayang naglalaro. Hindi tuloy niya maiwasang maisip na sana ay bata na lamang siyang muli, nang sa ganon ay wala siyang pinoproblema na kahit na ano. Nagpatuloy lamang sa paglalakad si Tony, hanggang sa mamataan niya ang isang maliit na batang babae na tumatakbo patungo sa isang kotse. Pero may humaharurot na motorsiklo sa bicycle lane, kaya naman nalaki ang mga mata ni Tony at agad na tumakbo patungo sa bata upang mahablat ito bago pa man ito mahagip ng motorsiklo. Okay ka lang ba? Kinakabahang tanong ni Tony. Sumalpok din ang motorsiklo sa isang poste pero dahil naka-helmet naman ang nagmamaneho ay hindi naman ito napuruhan. Nayakap naman ni Tony ang bata, dahilan upang siya naman ang dumaos doon sa sahig at magkaroon ng gasgas sa braso at tuhod. You're bleeding! Wika ng bata habang maluha-luha pa dahil sa nangyari. Napatingin naman si Tony sa kanyang sugat. Dumudugo nga ang ilan sa mga yon. Pero hindi niya naalintana iyon dahil ang mahalaga lamang ay ang ligtas ng bata. Okay ka lang ba? Puno ng pag-aalalang tanong muli ni Tony sa bata. Tumangu-tangu naman ang bata bilang tugon. Magsasalita pa sana si Tony nang bigla siyang mapalingon sa isang lalaking tumawag sa kanila. Annika! Hiyaw ni Calvin at saka nagmamadaling binuhat ang kanyang anak. Are you okay? What happened? Nag-aalalang tanong ni Calvin sa anak bago ito sipatin kung meron ba itong sugat. Napalingon si Calvin kay Tony na nakasalampak ngayon sa sahig. Kaya biglang sumama ang kanyang tingin. Are you trying to kidnap my daughter? Did you hurt her? Galit na hiyaw ni Calvin. Bigla namang nakaramdam ng kaba si Tony. Sir, hindi po. She helped me, Daddy. Pagsingit agad ni Annika at saka nagpababa upang malapitan ng mabait na dalagang tumulong sa kanya. The motorcycle was running fast. The kind lady helped me. That's why marami siyang sugat. Inosente ang paliwanag ni Annika. Oh, I'm sorry. Paghingi naman ng depensa ni Calvin dahil napagbintangan niya kaagad ang mabait na dalagang tumulong at nagligtas lang naman sa kanyang anak. Napalingon na rin si Calvin sa isang motorista na kinakausap na ngayon ng mga pulis. May ilang medic din na sumaklolo kay Tony. Pinasakay na ni Calvin si Annika sa kotse. But what about the lady? Well, follow her to the hospital. Don't worry, baby. Paniniguro naman ni Calvin at saka sinundan ng ambulansya kung saan lulanon si Tony patungo sa ospital. We'll just have dinner at our house. I'll ask Manang to cook chicken nuggets for you. Is that okay, anak? Tumangutangu naman si Annika habang yakap-yakap ang kanyang maliit na stuffed toy. Let's go to that kind lady, Daddy.
Napatango si Calvin at nagpatuloy sa pagmamaneho. Hanggang sa makarating na sila sa ospital. Nasa emergency room lamang si Tony. Hindi naman ganong kalala ang natamo niyang sugat, kaya kinakailangan lamang na malinis at maggamot ang mga iyon. Pero para masiguro ay sumailalim na rin siya sa x-ray at CT scan upang masigurong wala siyang bali at hindi siya nabagok. Maraming salamat ho, sir. Pasensya na ho sa abala, babayaran ko na lang ho. Pero pwede po bang hulugan kasi wala po akong trabaho? Nahihiyang sambit ni Tony na mapagtantong aakuin pala ni Calvin ang bayad sa pagpapagamot niya sa ospital. Hinila naman ni Annika ang laylayan ng polo ni Calvin. Napatingin si Calvin sa anak. Let's just get her as my yaya, daddy. She's a kind lady. Ibinalik naman ni Calvin ang tingin kay Tony. Mukhang ang mabait naman at katiwa-tiwala ang dalaga. Bata pa ito at mukhang masigla at maliksiring kung kumilos. Didn't you say that you don't have a job? Usisa ni Calvin. Tumangutangu naman si Annika. Naghahanap pa po ako, pasensya na po talaga sa abala. Well, you have a job now. Nagustuhan ka agad ng anak ko. So if it's okay with you, you'll be her personal maid. Alok ni Calvin na siyang nagpagulat naman kay Tony. Ho? Maid ho? Tumangutangu naman ang sumagot si Calvin. Yeah, my daughter needs someone to take care of her. I have a full-time job, so I cannot be present at all times. But it's okay if you say no. Ay, hindi ho. Okay lang naman ho. Great. Then you'll come home with us. Your pay will be 70,000 pesos a month. Dagdag na wika pa ni Calvin. Dahilan upang halos manlaki ang mga mata at pumalakpak ang mga tenga ni Tony. 70,000 ho? Yeah. Minsan ay may pagkamakulit at mataray ang anak ko. Pero wag mo sana siyang sukuan. Nagustuhan ka niya agad. So hopefully it will stay that way. I really need someone to take good care of my daughter. Hindi na nagdalawang isip pa si Tony. Napakalaking tulong na ng malaking sweldo na yon. Kung tutuusin, baka nga hindi niya na kailangan pang pumunta ng Hong Kong kapag nagkataon. Titignan na lang muna ni Tony kung saan hahantong kang kanyang pagtatrabaho para sa mag-amang Calvin at Annika. Nagsimula na nga si Tony sa pagtatrabaho bilang yaya ni Annika. Noong una ay mabait at masayahin pa si Annika. Pero hindi kalaunan ay dumalas ng pagkakaroon nito ng sumpong. Doon na naunawaan ni Tony ang ibig sabihin ni Calvin, pati na ng ibang kasambahay, na medyo mataray at makulit nga talaga ang bata kung minsan. Kaya walang tumatagal na yaya. Pero tinatagan ni Tony ang kanyang loob at laging pinakikisamahan ng bata dahil mukhang kailangan lang naman ito ng kasama at kaibigan. Nang masiguro ni Tony na tahimik lamang si Annika habang gumagawa ng kanyang assignment, ay sandali muna siyang lumabas upang tawagan ang kanyang pamilya nang buong akala ay nasa Hong Kong na siya. Nay, tay! Bati ni Tony sa telepono. Naku anak, kamusta ka na? Natutuwang sagot naman ng kanyang mga magulang. Iniharap ni Tony ang telepono sa mansyon na kanyang pinapasukan. Mukha naman siyang nasa ibang bansa kaya po pwede na siguro iyon. Wow ate, ang ganda naman dyan sa Hong Kong. Masayang sambit naman ni Troy. Mag-iingat ka riyan ate ha. Napangiti naman si Tony. Para bang nawala saglit ang kanyang pagod at medyo napawi ang pangungulila nang marinig ang boses ng pamilya at makita ang mga ito kahit nasa screen lamang. Kamusta ka anak? Mabait ba ang amo mo? Ano nang ginagawa mo ngayon? Sunod-sunod na tanong ng kanyang tatay Julian. Okay lang naman ako, nay, tay. Mabait ho ang amo ko. At mabait din yung alaga ko. Huwag po kayo mag-alala. Nakakakain at nakakatulog naman po ako ng maayos. Paniniguro pa ni Tony sa kanyang mga magulang. Kayo po ba? Nay, inaatake pa po ba kayo ng hika? Tay, may bagyo ho ba riyan? Ikaw, Troy, kamustang pag-aaral? Huwag mo kaming alalahanin, anak. Okay na okay kami. Basta huwag mong kalimutan ang mga bili namin, ha? Lagi kang mag-iingat at magdadasal. Alagaan mo ang sarili mo. Bilin pa ni Nanay Teresita. Sasagot pa sana si Tony nang marinig niyang tumikim sa kanyang gilid si Annika. Ah, sige ho, Nay, Tay. Kailangan ko na hong bumalik sa trabaho. Nagmamadaling paalam ni Tony bago ibaba at ibulsa ang telepono.
Nakapamewang si Annika habang nakatingin sa kanyang yaya. Daddy said strictly no cell phones. Do you wanna get fired? Mataray na wika ni Annika. Napahinga na lamang ng malalim si Tony at pilit na pinakalma ang sarili. Kinausap ko lang yung pamilya ko. Nag-aalala kasi si nanay. Bigla naman nag-ibang emosyon ni Annika. You have a mommy? Inosente na tong tanong. Tumango naman si Tony sa tanong ng bata. Buti pa ikaw. Malungkot na wika ni Annika. Dahilan upang makaramdam ng awa si Tony sa bata. Nabanggit na rin kasi sa kanya ni Calvin na wala na ang mommy nito. Umupo si Tony sa isang gilid. Halika, upo ka. Alok nito sa bata. Tumabi naman sa kanya si Annika na malungkot pa rin hanggang ngayon. Hinawi ni Tony ang buhok ng bata. Namimiss mo ba ang mommy mo? Tumangu-tangu naman si Annika. I miss her a lot. Every day. I want to be with her again. Nakangusong dugtong pa ng bata. Nakaramdam tuloy ng panlalambot si Tony para sa kanyang alaga. Hindi niya lubos maisip kung papaano kinakaya ng bata na mawala ng ina sa murang edad. Siya ngang hindi hamak na mas matanda rito ay araw-araw pang namimiss ang Nanay Teresita na nasa probinsya. Is your mommy nice? Inosenteng tanong ni Annika. Tumango naman si Tony bilang tugon. Oo, napakabait ni nanay. At napakamaalaga rin. Lagi niya kaming inaalagaan ng kapatid kong si Troy. Lalo na kapag may sakit kami. Lagi siyang nag-aalala para sa amin. Mahal na mahal kami ni nanay. At mahal na mahal din namin siya. I want a mommy too. If I can't have a mommy, I want a new mommy. Wala bang girlfriend ang daddy mo? Usisa ni Tony. Umiling naman si Annika. Daddy doesn't love me. Nagulat si Tony dahil sa biglang winika na iyan ni Annika. Huh? Bakit at paano mo naman nasabi yan? Nagtatakang tanong nito. Dahilan upang magpangalumbaba si Annika. Bakas na bakas ang lungkot at pangungulila sa mga mata ng bata. Daddy's always busy with work. He rarely plays with me. Sabi niya minsan pasaway daw ako. Marahang ginulo ni Tony ang buhok ng kanyang alaga. Love ka ng daddy mo. Gusto lang niya na mabigyan ka ng magandang kanabukasan. Baka busy at stressed siya kaya nakakapagsabi siya ng ganon. Pero mahal na mahal ka ng daddy mo, okay? Napatingin naman si Annika kay Tony at isang ngiti lamang ang sumilay sa labi nito. Thank you, Yaya. I'm sorry if I'm hard on you sometimes. I promise not to do it again. Itinaas pa ng bata ang kanyang pinky finger. Nagtataka namang tinignan ni Tony ang nakataas na daliri ni Annika. Para saan yan? This is a pinky promise. Mommy said that a pinky promise can never be broken. Can you promise not to leave me too, Yaya? Halos mag-umapaw naman ang damdamin ni Tony ng mga sandaling yon. Kahit paminsan ay makulit at mataray ang kanyang alaga, ay hindi niya maitatanggi na napamahal na rin siya rito. Itinaas din ni Tony ang kanyang hiniliit at saka iyon ipinag-cross sa pinky finger ng kanyang alaga. Pinky promise, Annika ko. Nakangiting wika pa ni Tony bago siya yakapin ang mahigpit ni Annika. Hindi nagtagal ay nagbago na rin ang ugali ni Annika. Mas bumait at mas naging magiliw na ito. Kaya naman bilib na bilib ang mga ibang kasambahay kay Tony. Dahil kahit papaano ay natutulungan nito ang bata na magbago. Naging paulit-ulit lang din ang routine ni Tony bilang yaya ni Annika. Tuwing umaga ay tutulungan niya itong maligo at magpihis. Lulutuan at pakakainin niya ng breakfast at sisiguraduhin niyang handa na ang lahat ng mga kailangan nito sa kanyang backpack. Lalo na ang recess at lunch na kakainin sa eskwelahan. Pagkatapos ay ihahatid niya na ito sa eskwelahan kasama ang kanilang driver. Kapag naman bumalik na si Tony sa mansyon, ay tutulong naman siya sa ibang mga kasambahay sa paglilinis at pamamalengke. At kapag hapon na, ay susunduin na ni Tony si Annika sa eskwelahan. Bihirang-bihira lamang kung si Calvin ang sumundo sa bata. Mula kasi nang nagkayaya na si Annika, ay nawala na ng oras muli si Calvin para sa anak dahil busy talaga lagi ito sa trabaho. Bagay na marahil ay hindi na napapansin ng batang si Annika dahil andyan naman si Tony. Tutulungan ni Tony si Annika sa kanyang mga assignment kung meron man.
lulutuan at pakakainin ng dinner, dilinisan, paiinumin ng gatas, at sasamahan sa pagtulog. Ganon ang palaging routine ni Annika. Magigising siya nang wala na ang kanyang daddy at matutulog siya nang wala rin ito. Kaya kung minsan ay naiintindihan rin ni Tony kung bakit nagkakaganoon ang bata. Uhaw lamang ito sa kalingat at atensyon. Kaya gusto rin niyang kausapin ng kanyang Sir Calvin na kung maaari ay mas maging present ito sa buhay ng nag-iisa niyang anak. Isang araw ay hindi pumasok si Calvin sa trabaho dahil birthday ni Annika. Siya pa nga mismo ang tumutulong kay Tony sa paghahanda ng almusal ng anak upang masurpresa ito. Happy birthday, baby! Nakangiting bati ni Calvin sa anak nang makapasok ito sa dining. Pancakes with bacon ang almusal ni Annika. Bagay na paboritong paborito ng bata. Meron ding maliit na kandila sa pancake at nakatayo sa isang hilera ang mga kasambahay na kumakanta ng happy birthday kay Annika. Habang nasa magkabilang gilid naman ng bata ang kanyang daddy Calvin at yaya Tony. Halos maningkit ang mga mata ni Annika habang nakangiti. Masayang-masaya siya ngayon dahil birthday niya. At sa wakas ay nandito rin ang kanyang daddy. Wish ka na, Annika! Nakangiting sambit ni Tony. Napangiti naman ang malawak si Annika at ipinikit ang kanyang mga mata. Ilang saglit din ang itinagal ng kanyang pagwiwish hanggang sa imulat niya na ang kanyang mga mata at tuluyan ng hipa ng maliit na kandila na nakalagay sa pancake. Nagpalakpakan si Tony at ang mga kasambahay at muli pang binati ng happy birthday si Annika bago bumalik ang mga ito sa kanika nilang mga trabaho. Susunod na rin sana si Tony sa kusina nang hawakan ni Annika ang kanyang kamay. Yaya, stay! Eat with us! Natigilan naman si Tony at napatingin sa kanyang amo. Okay lang ho ba, sir? Nag-aalinlangan itong tanong kay Calvin. Nagkibit-balikat lamang si Calvin at saka tinanguan si Tony. Wala namang kaso sa kanya yon dahil mukhang si Annika naman ang nararapat na masunod, lalo na't birthday pa ng bata ngayon. Umupo na si Tony sa tabi ng kanyang alaga at hiniwa-hiwa pa ang pancake nito upang mas mapabilis na makain ni Annika. Tuwang-tuwa naman si Annika habang kinakain ang kanyang paboritong pancake at bacon na siyang luto mismo ng kanyang daddy Calvin. Hindi rin maiwasang mapangiti ni Calvin habang pinagmamasa ng kanyang anak. Are you happy, baby? Tanong pa nito kay Annika. Tumangutangu naman si Annika at muling umiti ng malawak. Yes, Daddy, I'm so happy. It's my birthday today. Pag-cheer pa nito. I'm glad you're happy, baby. San mo gustong pumunta today? We should go outside to celebrate your birthday. Napaisip naman si Annika at excited pang nagwika. I want to go to the aquarium, Daddy. Excited na sambit ni Annika. Marahan namang ginulo ni Calvin ang buhok ng kanyang anak. Then we will go to the aquarium. And then we will eat your favorite chicken nuggets, okay? Ipinalakpak pa ni Annika ang kanyang mga kamay dahil sa sobrang tuwa. Yay! Pupunta tayo sa aquarium! Did you hear that, Yaya? We will go and see fishes and sharks! Natuwa naman si Tony dahil sa naging reaksyon ng kanyang alaga. Mukhang tuwang-tuwa ito at excited sa kanilang magiging pag-alis mamaya. Nagpatuloy lamang sa pagkain ng tatlo hanggang sa biglang tumunog ang telepono ni Calvin. Excuse me. Wika nito sabay layo ng kaunti upang sagutin ang tawag. Napatingin naman si Annika sa direksyon ng kanyang daddy bago malungkot nang umuso sa kanyang yaya Tony. Oh, bakit? Tanong ni Tony sa alaga. We will not go to the aquarium. I know that kind of call. Daddy has to work again. Malungkot na tugon ni Annika. At hindi nga nagkamali ang bata dahil nung makabalik si Calvin sa pagkainan ay iba na rin ang emosyong gumuguhit sa mukha nito. I'm sorry, baby. But Daddy has an urgent meeting to attend to. Pupunta na lang tayo sa aquarium sa Sunday, okay? Hindi na umimik si Annika at nagpatuloy lamang sa pagnguso. Napabuntong hininga na lamang si Calvin at tinapik sa balikat ang anak. But I'll make it up to you, I promise. If only mommy was here, my birthday would be happier. Biglang bulyaw ni Annika habang nanggigilid ang mga luha. You don't love me, Daddy. You can't even stay for my birthday. Hiyaw pa ng bata sabay takbo papaakyat sa kanyang kwarto. Annika!
Pagtawag ni Calvin sa kanyang anak, sabalit hindi na siya nilingon pa nito. Halos mapasapo na lamang siya sa kanyang noo dahil sa nangyari. Gustuin man niyang manatili ay urgent talaga ang meeting at hindi siya maaaring mawala roon. I'm doing this for her. Nangihinang wika ni Calvin. Wala namang masabi si Tony dahil hindi niya maaaring sumbatan ang kanyang amo. Hinarap ni Calvin si Tony at saka ito pinakausapan. Can you please make her happy for her birthday? I'll try my best na makauwi ng maaga para makabawi sa kanya. But please do everything you can to make her day a little, but nice and fun. Napatango na lamang si Tony. Thanks. Tipid na wika ni Calvin at nagmamadali na nga umalis ang mansyon para magtungo sa kanyang urgent at napakahalagang meeting. Napailing na lamang si Tony dahil mukhang mahihirapan siyang amuin ngayon ang kanyang alaga. Sa tuwing sinusumpong si Annika, hinahayaan lamang siya ni Tony na maglabas ang kanyang mga emosyon. Pagkatapos, ay tsaka lang niya kakausapin ng bata upang pakinggan nito at samahan. Hindi nga lamang siya sigurado kung paano aamuhin ang bata dahil mukhang malaki ang sumpong nito at miss na naman ang kanyang mommy. Hinayaan muna ni Tony si Annika na magmukmuk sa kwarto nito. At makalipas lamang ang isa't kalahating oras, ay umakyat na siya sa kwarto ng bata. Bitbit ang ilang mga DVD na paborito niyang panoorin at talagang pakadala-dala pa niya mula sa probinsya. Annika? Wika ni Tony nang buksan niyang pinto. Namataan niya agad si Annika na nakaungkot sa kanyang kama at yakap-yakap ang isang unan habang nakapangalumbaba lamang ito. Hindi kumibo si Annika at nanatili lamang na nakayoko. Dahilan upang mapabuntong hininga na lamang si Tony at tuluyan ang pumasok sa loob ng kwarto nito. Awang-awa si Tony sa kanyang alaga dahil nais lang naman itong sumaya sa araw ng kanyang birthday. Inilapag muna ni Tony ang mga DVD sa bedside table ni Annika bago siya maupo sa tabi ng bata. Sandali pa niyang pinagmasdan si Annika bago siya ngumiti rito. Happy birthday, Annika! Hindi naman po happy ang birthday ko. Daddy chose work over me. Malungkot ang wika ng bata at muli na namang nanggilid ang mga luha. Kaya naman agad siyang niyakap ni Tony at saka pinatahan. Shhh! Gagawin nating masaya ang birthday mo, ha? Pero paano po? Daddy's not here. If only mommy was here, she would bake me a cake and we would go to my favorite places. I really miss mommy. Kung nandito ang mommy mo, sigurado akong pasasayahin ka talaga niya. Pero ngayon, nanonood kasi ang mommy mo sa heaven. Kaya baka maging malungkot din siya kapag nakita ka niyang malungkot. Napatingin naman si Annika sa kanyang yaya Tony. Really, yaya? Then I don't wanna be sad anymore. Hinawakan ni Tony ang pisngi ng alaga. Si daddy mo, babalik din siya agad mamaya. Kailangan lang niyang magtrabaho para sa'yo naman ang ginagawa niya eh. So ngayon, ako muna kasama mo. Okay lang ba yun sa'yo? Tumangutango naman si Annika. Napangiti si Tony at saka pinunasan ang mga luha ng kanyang alaga. What are we gonna do, yaya? Inosenteng tanong ni Annika at lalong lumawak ang ngiti ni Tony at saka kinuha ang kanyang mga paboritong DVD. What are those? Usisa ni Annika. Ang tawag dito, DVD. Binibili talaga to sa akin ni tatay nun kasi paborito kong manood ng cartoon sa DVD. Isasalang namin to sa lumang TV namin. Tapos panonoorin namin. Hindi tayo pwedeng pumunta sa aquarium kasi wala ang daddy mo. Okay lang ba kung ito na lang ang gawin natin? Biglang sumilay ang ngiti sa mga labi ni Annika. Parang kanina lamang ay malungkot na malungkot ito dahil hindi siya magagawang samahan ng ama sa sarili niyang birthday. Pero ngayon ay excited na siyang manood ng kung ano-anong cartoons kasama ang kanyang yaya. Dahil kahit papaano ay gumawa talaga ito ng paraan upang masiguro na ma-enjoy pa rin niya ang kanyang birthday. Sige po, yaya, let's watch cartoons! Excited na wika ni Annika at nagsimula nang tumalon-talon sa kama. Nakaramdam naman ng tuwa si Tony dahil kahit papaano ay mukhang bumabalik na ang sigla ng bata. Halika na! Alok ni Tony sa bata sabay abot ng kamay nito. Humawak naman kaagad si Annika sa kamay ng kanyang yaya Tony at sabay na silang bumaba patungo sa entertainment room kung saan may lumang TV na maaaring salangan ng DVD.
Naganda pa nga na makakain na popcorn at candy si Tony upang meron silang mapapak ni Annika habang nanonood sila ng DVD. Tuwang-tuwa pa nga si Annika dahil aliw na aliw siya sa kanilang mga napapanood. Pagkatapos ay nanood pa silang dalawa sa ilang mga kasambahay na nagbibake ng cake ni Annika. Nagkukulitan pa nga ang magyaya habang naglalagay ng frosting sa mukha ng isa't isa. Nang maghapon na, ay nagsasayaw at nagkakantahan pa sina Annika at Tony sa sala. Halos hindi magkamayo sa pagtalon at pagsayaw si Annika. Kung ano-ano pang ang makeup ang meron sila sa mukha at nagsusuot pa ng Halloween costumes ng bata. Hindi naubusan ng enerhiya si Annika at game na game si Tony sa lahat ng gustong gawin ng kanyang alaga. Hanggang sa kinagabihan ay nakaramdam na ng labis na pagod si Annika. Kaya naman pinakain na siya ni Tony ng hapunan bago niya ito liguan. Binihisan na rin niya ang alaga at pinahiga na sa kama nito. Donna! Natutuwang wika ni Annika nang maubos niyang isang baso ng gatas. Kinuha naman ni Tony iyon mula sa kamay ng dalaga. Very good! Nakangiting bati ni Tony sabay marahang gulo sa buhok ng kanyang alaga. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Tony kay Annika. Nakangiti namang tumango si Annika sa kanyang yaya Tony. Yes, yaya! I enjoyed it a lot po! Best birthday ever! Napangiti na malawak si Tony sa kanyang narinig. Masaya siya na kahit papaano ay napasaya niya ang kanyang alaga at napuno ng aliw ang kaarawan nito. Thank you, yaya! I love you po! Tila nag-umapaw naman ang damdamin ni Tony nang marinig ang mga salatang yon mula sa bibig ni Annika. At ibinuka pa ni Annika ang kanyang mga braso upang mayakap si Tony. Niyakap naman ang mahigpit ni Tony ang kanyang alaga, sabay halik pa sa noo. I love you too, Annika ko. Happy, happy birthday sa'yo. Ilang sandali pa ay humikab na si Annika. Kaya naman tumayo na si Tony at saka kinumutan ang alaga. Good night, yaya. Sweet dreams. Good night. Bati pa ni Tony bago niya patayin ang ilaw at isarado ang pinto ng kwarto ni Annika. Pagkatapos ay bumaba na rin siya. At saktong nadatan niya si Calvin na papasok sa pinto. Habang may bitbit pang regalo na halatang kabibili lamang dahil nakalagay pa ito sa supot ng isang supermarket. Is she asleep? Tanong ni Calvin kay Tony. Tumangu-tangu naman si Tony. Kakapatulog ko lang po, napagod po kasi. Marami po kaming ginawa buong araw. Wala na lamang nagawa si Calvin kundi ang mapabuntong hininga. Kasalanan naman niya dahil mas inuna niya magtrabaho kaysa samahan ng kanyang anak. Ilalagay ko na lang po sa tabi niya ang regalo niyo para pagkagising niya ay nandun na sa tabi niya. Alok ni Tony. Umiling si Calvin. Thanks, pero mas mainam siguro kung ako na lang mismo magbigay sa kanya. Sobra nang nagtatampo sa akin ang anak ko. Malungkot na saad ni Calvin, sabay sali ng whiskey na nasa mesa ng sala at tungga noon. Hindi naman alam ni Tony kung ano ang kanyang gagawin. At tatalikod na sana pero tinawag ni Calvin ang kanyang atensyon. You can stay. Baka may mga tanong ka tungkol kay Annika. Or ako na lang magkukwento kung gusto mo. Bilang respeto ay umupo na lamang si Tony sa tapat ng kanyang amo. Inalok pa siya ni Calvin ang alak. Pero dahil hindi nga siya umiinom ay magalang niyang tinanggihan na yon. Sandali silang nabalot ng nakakabinging katahimikan. Hanggang sa bigla na magsalita si Calvin habang nakatitig lamang sa kanyang baso na puno ng whiskey. Lagi niya bang nababanggit na miss niya ng mommy niya? Tanong ni Calvin. Tumango naman si Tony kaya bigla tuloy nakaramdam ng lungkot si Calvin. Nababanggit niya nga po na sana'y nandito ang mommy niya. Sabik na sabik siya laging makasama ang mommy niya. Pero hindi naman po mangyayari yon. Yeah. That's why I feel so bad for her. Hindi niya dapat nararanasan ng ganito at such a young age. Tugon naman ni Calvin. Her time with her mom was cut too short. Alam kong dapat lagi akong present sa buhay niya because I'm the only parent she has left. Pero lagi naman ako nasa-stuck sa trabaho ko. And I can't just simply leave that behind dahil para din naman sa magandang kinabukasan niyang ginagawa ko. Sa puntong yun ay naisip ni Tony na ayos lang siguro kung kausapin niya na ng masinsina ng kanyang amo. Total, yaya naman siya ni Annika at alam niya na kung ano makakabuti para sa bata. Sa tingin ko po, sir,
Kung kaya naman ay mag-leave kayo sa trabaho. Kayo naman po ang CEO, di ba? Kayang-kaya niyo pong mag-leave kahit isa o dalawang araw lang para masamahan niyo si Annika. At hindi naman masyadong magtampong bata. Tulad po ngayon, kung meron mang dapat makasama si Annika sa birthday niya, ay kayo po yun. Dahil kayo ang daddy niya. At gaya nga po ng nasabi ninyo, kayo na lang natitirang magulang niya. Napayuko naman si Calvin at muling tinungga ang whiskey na nasa kanyang baso. I really want to do that. I just don't have the time. Kung gugustuhin niyo naman po, sir, ay tiyak akong makakahanap po kayo ng oras. Tugon naman ni Tony. Napahinga naman ng malalim si Calvin. I'll see what I can do. I really want to give her the best of me. Kailangan naman po talaga ni Annika ng makakasama. Bata pa po siya, kaya kinakailangan talaga niya ng magulang. I would give her a new mom. Pero kahit ako, walang oras para sa mga ganan. Napaiwas ang tingin si Tony dahil sa sinabi ng kanyang amo. Kayo po ang kailangan niya, sir. Sana mabigay niyo po yan sa kanya at makapaglaan kayo ng oras para sa anak po ninyo. Napatingin si Calvin kay Tony. Tumayo siya tinapik sa balikat ang dalaga. I'm so glad we found you, Tony. Thank you for being there for my daughter. Malumanay na wika ni Calvin. Tumango naman si Tony pero nagulat na lamang siya nang bigla siyang halikan ni Calvin sa labi. Hindi nakagalaw agad si Tony dahil sa sobrang gulat at pagtataka. Nang mapagtanto ang kanyang nagawa ay agad na lumayo si Calvin at humingi ng paumanhin kay Tony. I'm sorry. I didn't mean to. Nagmamadali namang tumayo si Tony at medyo nag-init pa nga ang kanyang pisngi. Sige ho, matutulog na rin ako. I'm really sorry, Tony. Paghingi pang muli ng dispensa ni Calvin. Tumangu lamang si Tony at nagmamadali ng maglakad papalayo. Habang hawak-hawak ang kanyang labi na hinalikan ng kanyang amo. Naiwan naman si Calvin na medyo nakaramdam ng konsensya dahil sa kanyang nagawa. Sigurado siyang magiging awkward yun para kay Tony. Hindi rin niya alam kung anong nagtulak sa kanya na gawin yun. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay magaan na talaga ang loob niya sa dalaga. Lalo na't ginagawa talaga nito ang lahat upang masamahan at mabigyan ng atensyon at pagmamahal ang kanyang anak. Noong una ay naging awkward pa ang pakikitungo ni Calvin sa isa't isa. Hanggang sa magkaayos na silang muli. Naunawaan naman ni Tony na marahil ay lasing lamang ang amo nung gabing hinalikan siya nito at nadala lamang ng damdamin. Gayunpaman ay hindi maiwasan ni Tony na makaramdam ng kaunting lungkot dahil aminado naman siya na meron na rin siyang lihim na pagtingin para kay Calvin. Pero alam niyang hindi niya maaaring palalimin iyon dahil amo niya si Calvin at hamak na yaya lamang siya ng anak nito. May ilang buwan na rin nagtatrabaho si Tony sa mansyon. Nakakapagpadala siya ng maraming pera sa kanyang pamilya sa probinsya. Hanggang ngayon din ay wala pa rin kaide-ideya si Nanay Teresita, Tatay Julian at Troy na nasa Maynila lamang nagtatrabaho si Tony. Naisip ni Tony na wala namang dahilan para sabihin niya pa iyon. Lalo na't gusto naman niya ang kanyang trabaho at nabibigyan niya na ng kaunting alwan sa buhay ang pamilyang naiwan niya sa probinsya. Sa isang banda ay tinupad rin ni Calvin ang pangako niya na mas magiging present siya sa buhay ng kanyang anak. Hindi na siya nagpapakalunod sa trabaho at madalas na rin niya kung maihatid at masundo ang anak sa eskwelahan. Bagay na siyang nagpapasaya naman talaga kay Annika dahil sa wakas ay mas madalas niya nang nakakasama ang kanyang daddy Calvin. Masaya rin naman si Tony dahil halata sa bata ang ligaya sa tuwing nariyan si Calvin. At ng birthday naman ni Calvin ang dumaan ay nagpunta silang tatlo sa Baguio upang doon mag-celebrate at magbakasyon. Daddy, it's cold! Hiyaw ni Annika nang makalabas sila sa kotse at magtatakbo sa Camp John Hay. First time ni Annika sa Baguio at gayon din naman si Tony na giniginaw rin. Iba pala talaga ang klima sa lugar na to. Sa TV niya lang din kasi ito napapanood dahil wala naman silang pera noon para magbakasyon ng ganito. Naghabulan pa ang mag-ama sa gitna ng mga nagtataasang pine tree. Kaya naman hindi rin naiwasang mapangiti ni Tony habang pinagmamasdan ang dalawa. Masayang masaya rin siya kahit papaano ay nagkaroon ng pagkakataon ng mag-ama na magkasama ng ganito. At nailabas din si Annika at hindi lamang sa bahay na perme. Kung saang-saang lugar pa sila na masyal at tuwang-tuwa naman si Annika sa lahat ng lugar na kanilang pinupuntahan.
Bakas na bakas sa mukha ng bata ang labis na saya dahil sa sobrang pagka-enjoy sa araw na yon. Sumakay pa sila ng mga bangka sa Burnham Park at umabot pa sa Benguet upang mamitas ng mga strawberry na siyang paboritong prutas talaga ni Annika. Aliw na aliw naman si Tony sa pagkuha ng larawan sa kanyang alaga. Ikaw naman, Yaya, picture ka! Natutuwang wika ni Annika kay Tony. Oh, sige, picturean mo ako ha! Sagot naman ni Tony sabay abot ng kanyang telepono kay Annika. Pumwesto na si Tony sa harap ng malaking strawberry at pumusing muna bago ngumiti. Daddy, sama ka kay Yaya! Sambit pa ni Annika. Halos mamula naman ang pisingin ni Tony nang sabihin iyon ni Annika sa kanyang daddy. Maging si Calvin ay nakaramdam rin ng hiya. Yaya should have a solo picture. Pagdadahilan pa ni Calvin. I already took a solo picture of Yaya. Sama ka na sa kanya, Daddy. Dali! Pangungulit pa ni Annika, kaya naman kamot ulot, nahihiya pang lumapit si Calvin kay Tony. Bahagya namang gumilid si Tony pero sumigaw pa si Annika. Closer, Daddy and Yaya. Hindi kita sa camera. Nagkatinginan si Calvin at Tony. I'm sorry about her. She's so makulit sometimes. Paghingi ng dispensa ni Calvin. Okay lang, sir. Picture lang naman. Tugon naman ni Annika at nagkadikit na nga ang braso nilang dalawa ni Calvin. Pero nagulat na lamang si Tony nang akbayan siya ni Calvin. Napatingin siya sa braso nitong nakapalupot sa kanya at napatingin muli kay Calvin na nakangiti na ngayon sa kanya na mistulang merong ipinapahiwatig. Nakaramdam ng pumumula ng pisngi si Tony pero natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nakahawak sa kamay ng amo at malawak na rin ang ngiti sa camera. Yay! Maganda yung picture! Natutuwang wika ni Annika. Lumapit na sila Tony at Calvin sa bata at kapwa tinignan ang picture. Maya-maya lamang ay uminda na ng pananakit ng dibdib si Annika. Ouch! Hiyaw pa nito. Dali-dali namang inalalayan ni na Tony at Calvin ang bata. Baby, what's wrong? Puno ng pag-aalala ang tanong ni Calvin sa anak. My chest hurts, reklamo pa ni Annika. Kaya agad nilang isinakay si Annika sa kotse at nagmaneho na sila pabalik sa transient house na kanilang nirentahan. Pagkarating doon ay agad nilang inihiga si Annika sa sofa. Pinainom ng tubig at pinunasan pa ni Tony ang alaga. Marahil ay napagod lang talaga ito dahil sa dami nilang ginawa at pinuntahan buong araw. Are we still going out, Daddy? Tanong pa ni Annika. Dahil mukhang matamlay na ito at pagod na talaga ang katawan. Kaya minabuti na lamang ni Calvin na manatili na lang sila sa bahay at doon na magpalipas ng oras at magpahinga na lamang. We'll just stay home, anak. Magpapadeliver na lang si Daddy ng pagkain. What do you want? Tanong naman ni Calvin sa anak. Chicken nuggets and fries, please. Pakiusap ni Annika. Tumango naman si Calvin at pinasadahan pa ng tingin si Tony. Ako na pong bahala kay Annika. Sagot naman ni Tony. Umalis na si Calvin upang tumawag sa food delivery service at bumili ng iba pang mga kakailanganin nila. Habang si Tony naman ay nagpatuloy sa pagpupunas kay Annika. I'm tired, Yaya. Wika ni Annika. Alam ko, kaya magpahinga na lang tayo, ha? Nakangiting tugon ni Tony. But I had fun. Masaya ako, Yaya. Can we return here again someday? Oo naman, kung papayag ang daddy mo. Pero sigurado ako papayag yon. Sa susunod na birthday mo, dito tayo. Sagot pa ni Tony at saka marahang ginulo ang buhok ng alaga. Dahil hindi na maaaring lumabas ay kumain na lang ng dinner ang tatlo sa transient house at naglaro na lang ng kung ano-anong board games. Hindi pa nga magkamayaw sa pagtawa si Annika na maglaro silang tatlo ng charades dahil may angking kapilihan din itong si Tony sa pagsisenyas ng mga salita. Hanggang sa makaramdam na ng antok si Annika, kaya naman inilalayan na siya ni Tony paakyat sa kwarto nito kung saan pinatulog niya ng bata. Hinalikan pa niya ito sa noo bago siya tuluyang lumabas ng kwarto. Masayang-masaya rin si Tony dahil mukhang sobrang saya ng kanyang alaga. Mahalaga rin kasi sa kanya ang kasiyahan ni Annika dahil talagang napamahal na sa kanya ang bata. Kaya wala siyang ibang gugustuhin kundi ang makitang maligaya ito. At nang makababa si Tony ay natarawan niya si Calvin na nakaupo sa may balkonahe habang umiinom ng isang tasa ng hot chocolate. Nakita niya pa na may isa pang tasa sa mesa. Kaya inassume na lang niya na para sa kanya ang tasang iyon. Lumabas na si Tony kaya naman agad na napaangat ang tingin si Calvin sa kanya. Hey! Nakangiting bati nito.
Ngumiti naman si Tony bilang tugon. Buti naman lumabas ka. Lumalamig na yung hot choco ko. Dagdag pa ni Calvin sabay abot ng isang makapal na kumot kay Tony. Naupo si Tony sa katabing upuan ni Calvin at ibinalot niya sa sarili ang makapal na kumot bago humihip ang mainit na tasa na hot chocolate. Nasa harap din nila ang isang fireplace kaya naman kahit papaano ay nabibigyan din sila ng init nito. Nabalot ng mapayapang katahimikan sina Calvin at Tony. Tanging pagningas lamang ng apoy at mga kuliglig ang naririnig at nakatitig lamang sila sa kawalan. Hanggang sasabay nilang tawagin ang pangalan ng isa't isa. Sir, Tony, napaiwas tuloy sila ng tingin dahil sa awkwardness na yon. Hanggang sa matawa na lamang sila dahil sa tinagal-tagal na nilang nagsasama ay nagkakahayaan pa silang dalawa. I'm sorry, nagiging awkward lang talaga ako minsan. Nahihiyang wika ni Calvin na siyang ikinangiti naman ni Tony. Ayos lang sir, ako rin naman. You know what? I would appreciate if you just call me Calvin. Huwag mo na akong tawagin sir, masyadong formal. Nakaramdam naman ang hiya si Tony. At talaga ho, eh amo ko naman ho kayo eh, nararapat lang na sir talagang tawag ko sa inyo. Bahagyang napangiti si Calvin. Amo lang ba? Makahulog ang tanong nito dahilan upang mapaiwas ang tingin si Tony at mapalunok. Lalo tuloy napangiti si Calvin dahil sa naging reaksyon ng dalaga. You're cute. Bulong pa nito. Narinig ni Tony iyon kaya halos kumarera sa bilis ang tibok ng kanyang puso. Aaminin niya na talagang meron na siyang pagtingin para sa kanyang amo. At kung pareho lamang sila ng nararamdaman, ay sigurado siyang hindi niya palalampasin ang pagkakataong maging nobyo ito. Iyon ay kung papayag si Annika. Tell me something about yourself. And then I'll tell you facts about myself too. Wika ni Calvin upang makapagsimula silang dalawa ng usapan ni Tony. Sandali namang napaisip si Tony sa kung ano man sasabihin niya sa kanyang amo. May isa ho akong nakababatang kapatid, si Troy. High school na si Troy at kaunti na lang magkukolehiyo na siya. Kaya talagang pinagsisikapan kong makaipon para makapagkolehiyo siya. Ayoko nang sina nanay at tatay pang magtrabaho para doon dahil matanda na rin sila. Gusto ko rin maranasan ni Troy ang mga bagay na hindi ko naranasan. Panimulang wika ni Tony. Sa katunayan, miss na miss niya na ang kanyang pamilya. Gustong-gusto na sana niyang umuwi. Pero paniguradong magtataka ang mga ito sa oras na bigla na lamang siyang bumalik ng probinsya. Gayong buong pag-aakala ng kanyang buong pamilya ay nasa Hong Kong siya at nagtatrabaho bilang isang domestic helper. Hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral? Usisa ni Calvin. Umiling naman si Tony. Senior high lang natapos ko. Hindi na ako nakapag-kolehiyo kasi nagkasakit si nanay noon. Kaya kinailangan gamutin. Naubos rin yung ipon namin dahil doon. Pero wala naman akong sama ng loob kasi naiintindihan ko naman ang sitwasyon namin. Nakapagtrabaho po ako bilang tindera sa bayan namin. Hanggang sa may isa kaming kapitbahay na nag-alok sa akin na magpunta ng Hong Kong. Then what happened? Tanong ni Calvin. Dahilan upang mapabuntong hininga na lamang si Tony sa tuwing naaalala niya ang nangyari ay nanghihinayang siya. Malaking pera din ang ginastos niya para ayusin ang mga dokumento at ticket na kinakailangan niya sa pag-alis. Eh sabi ho nung recruiter ko na si Marites matatagalan pa raw ang pag-alis ko. Nagka-aberya raw eh. Kaya kesa bumalik sa amin, nagdesisyon na lang ako na maghanap ng trabaho. Nung araw na muntik nang maaksidente si Annika, buong araw ho ako naghanap ng trabaho noon. Hanggang sa, ayun, nakilala ko kayo. Mabuti na nga lang at binigyan niyo ako ng magandang offer. Para nga kayong hulog ng langit. Napakalaking biyaya ng trabaho ang ipinigay ninyo sa akin. Napangiti naman si Calvin dahil sa kanyang narinig. I'm glad I could be of help. Malaking blessing ka rin sa buhay namin. Especially of Annika. You took good care of my daughter. And I'm grateful of that. Napamahal na rin naman po kasi sa akin si Annika. Mabait na bata naman talaga siya. Kaya masaya rin ako na kahit papano eh, maluwag ang kalooban niya sa akin. Nakangiting tugon naman ni Tony. So, do you still have plans on going to Hong Kong? Bigla na lamang natigilan si Tony nang marinig ang naging tanong na iyon ni Calvin. Napaisip tuloy siya. Kung tutuusin, maganda naman ang kita niya sa pagiging yaya.
Pero kung tawagan ulit siya ni Marites at biglang sabihin na pupwede na siyang makaalis ng bansa, ay tiyak na mas malaki pa ang kanyang kikitain. Hindi agad nakasagot si Tony, kaya naman agad nang sumingit si Calvin. But whatever decision you may have, ikaw nang bahala ron. After all, it's your life and we cannot meddle with that. Paniniguro ni Calvin. Napatingin naman si Tony dahil doon. Hanggang sa siya naman ang magtanong ukol sa buhay ng kanyang amo. Eh, kayo who, sir? Calvin. Pagsingit agad ni Calvin dahil kasasabi lamang niya kay Tony na huwag na siyang tawagin na sir at tanging pangalan na lamang. Nahiya namang napangiti si Tony. Ay, oo nga pala. Ikaw, Calvin, anong ikukwento mo? Nagkibit-balikat si Calvin. Do you wanna hear about Annika's mom? Napatango naman si Tony. Curious din naman siya tungkol sa buhay ng namayapang ina ni Annika dahil mukhang mahal na mahal at miss na talaga ito ng bata. Annika's mom? Her name was Juliet. We were together for about 8 years. Hindi pa kami kasal nung ipinagbuntis niya si Annika. Pero after some time, we got married and we welcomed our greatest bundle of joy. Nakangiting wika ni Calvin habang sinasariwa ang mga alaala ng namayapa niyang asawa. Tuwing umuwi ako from work, I come home to smell of her cooking. Buhat-buhat niya lagi si Annika habang sinasalubong niya ako. Nakangiti pang dagdag ni Calvin. Our routine went on like that for years. Uuwi ako sa asawa at anak ko. Mawawalan pagod ko pagkatapos ng napakahabang araw ko. Until everything suddenly changed. Napayuko si Tony. Alam niya ang susunod niya maririnig ay ang tungkol sa trahedyang nangyari sa kanila. My wife was diagnosed with ovarian cancer. Late na siyang na-diagnose kaya terminal stage agad. Nakakatawa kasi my wife, Juliet, she was so healthy and active. Maganda ang lifestyle niya. Pero an unfortunate health issue took over her. She was never the same since then. Eh, si Annika, anong naramdaman niya noong mga panahong yon? Malumanay na tanong ni Tony. Annika had no idea. Ayaw ipasabi sa kanya ni Juliet dahil napakabata pa niya. Hindi niya maiintindihan ang lahat. Pero nagsimula na rin siyang magtaka nung nakikita niya na si Juliet na nahihina, na hindi na nakikipaglaro at kulitan sa kanya. And when Juliet started with chemo, nagtaka si Annika kung bakit kalbo na ang mommy niya. Biglang nanikip ang dibdib ni Calvin habang nagkukwento. Nagkaroon naman ng progress sa chemo ni Juliet pero hindi nagtagal nagkaroon din siya ng relapse. Akala nga namin nun okay na, pero mas lalong lumala. Kumalat lalo ang sakit niya hanggang sa hindi na napigilan. Tinapik ni Tony sa balikat ang kanyang amo, habang pinapakiramdaman din ang pangungulilang meron nito. I lost the love of my life, and Annika lost her mother. May mga dahilan naman kung papaano at bakit nangyayari ang mga bagay. Pero kung ako rin ang nawala ng asawa, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero sigurado akong gagawin kong lahat para maitakwil ang anak ko. Siyang uunahin ko at titiyakin ko na lagi siyang masaya. Mamahalin ko siya ng doble dahil ako na lang natitira niyang magulang. Ayos na sa akin kahit siya lang meron ako. Napangiti naman si Calvin sa naging payo ni Tony. I know that. But before my wife died, nakiusap siya sa akin na kung maaari ay hindi ako manatiling mag-isa. That I should find myself a new wife and move on. Because Annika will eventually need a mother. Hinawakan ni Calvin ang kamay ni Tony na nasa kanyang balikat at saka napatitig ng maigi sa dalaga na mistula bang ipinapahiwatig sa kanya na siyang hinihintay niyang pag-ibig sa pangalawang pagkakataon. I wasn't ready before, but I think I'm ready now. Bulong ni Calvin habang hindi pinuputol ang pagtitig sa mga mata ni Tony hanggang sa unti-unti na naglapit ang kanilang mga mukha. Ipinikit ni Tony ang kanyang mga mata at naramdaman na lamang ang labi ni Calvin na dumadampi na sa kanya. Kung noon ay hindi gumagalaw si Tony nang bigla siyang halikan ni Calvin, ngayon ay natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na tumutugon dito. Hanggang sa ibalot na ni Calvin ang kanyang mga kamay sa bewang ni Tony, tila ba nabuhayan siyang muli.
At sa kauna-unahang pagkakataon, ay isinupo na ni Tony ang sarili sa lalaking mahal niya at mahal din siya. Lumipas pa ang ilang linggo mula ng magbakasyon sina Tony sa Baguio. Lalo na silang naging malapit ni Calvin sa isa't isa at palihim pa kung magpalitan ng mga titig at haplos. Nagkasundo kasi sila na huwag na munang sabihin kay Annika ang tungkol sa kanilang relasyon dahil baka mabigla ang bata. Mainam na unti-untiin muna nila ang pagsasabi kay Annika hanggang sa tuluyan na nitong maunawaan ang namamagitan sa kanyang daddy Calvin at yaya Tony. Palagi nang sinasabayan ni Tony ang mag-ama sa pagkain. Bagay na hindi naman alintana ni Annika dahil sa pagkakaintindi niya ay sinasabayan lang naman siya ng kanyang yaya. Madalas na rin kung sila'y mamasyal at lumabas. Kaya talaga namang tuwang-tuwa rin si Annika dahil para bang kompleto na ang kanyang pamilya dahil nariyan na si Tony na nagsisilbi na bilang kanyang bagong mommy na hindi niya namamalayan. Ayos na ang lahat para kay Tony sa mga sandaling yon. Ang naiisip na lamang niya ay kung papaano niya ipapaliwanag sa pamilyang naiwan sa probinsya ang lahat. Pero sa wari niya ay mauunawaan naman nila ang kanyang dahilan dahil wala naman siyang ibang nais kundi ang makatulong dito. Ayos na para kay Tony ang lahat. Hanggang sa bigla na lamang siyang makatanggap ng isang tawag mula kay Marites. Kinutulungan niya si Annika sa assignment nito nang matanggap niya ang tawag. Halos mamutla pa nga si Tony dahil hindi niya sukat akalain na makakatanggap siyang muli ng tawag kay Marites. Nagpaalam muna siya kay Annika at saka lumabas ng sagutin ng tawag. Hello? Wika ni Tony sa telepono. Tony, mabuti sumagot ka. Okay na ang lahat. Pasensya ka na talaga sa abala ha. Naayos ng mga dokumento mo. Naibok ko na rin ang ticket mo. Sa isang araw ay pwede ka nang umalis. Nga pala, Tony ha. Non-refundable ang recruitment fee at yung iba pang mga binayaran mo. Kaya huwag ka sanang mag-back out. Sayang naman yung mga binayad mo. Pero ito na ha. Diba sinabi ko naman sa'yo na hindi kita gagansyohin. Tumupad ako sa pangako at sa usapan natin, makakaalis ka na. Masayang balita ni Marites sa telepono. Natigilan si Tony at ang tanging naririnig na lamang niya ay ang napakalakas na tibok ng kanyang puso. Nagpatuloy pa si Marites sa pagsasalita pero wala nang naunawaan pa si Tony hanggang sa maputol na ang tawag at sinabi na lamang ni Marites na ititext na lamang niya kay Tony ang iba pang mga detalye. Nanginginig na ibinaba ni Tony ang kanyang telepono. Dumating na ang kanyang kinatatakutan. Maganda na ang naging offer sa kanya sa Hong Kong. Maging trabahador na sana siya sa isang retail company at hindi na basta-basta domestic helper lamang. Doble rin ang sweldo na na-offer sa kanya. Kaya kung kukunin niya iyon, tiyak na mababayaran niya na lahat ng utang ng kanilang pamilya. Yaya, are you done talking now on the phone? Usisa ni Annika. Napalingon naman si Tony sa kanyang alaga na nakatayo na ngayon sa kanyang gilid. I'm hungry, Yaya. Sambit pa ni Annika habang humihima sa kanyang tiyan. Ibinulsa na ni Tony ang kanyang telepono. Napansin naman ni Annika na medyo balisa ang kanyang yaya Tony. Yaya, are you okay? Puno ng pag-aalala ang tanong ni Annika sa kanyang yaya Tony. Tipid na ngumiti at tumango naman si Tony at saka inayos niya na ang sarili dahil baka mahalata pa ng bata na bigla siyang nawala sa sarili. Nagugutom ka ba? O sige, paghahanda kita ng merienda. Anong gusto mo? Pag-iba ng usapan ni Tony at saka tinapik sa balikat ang dalaga. I want mac and cheese, Yaya, and orange juice. Natutuwang sagot naman ni Annika. O sige, tapusin mo na yung assignment mo ron. Para pagtapos ka na, saktong tapos na rin ako sa pagluluto at makakain ka na. Nakangiting sagot ni Tony. Yay! Thank you, Yaya! You're the best Yaya ever! Nakangiting wika pa ni Annika at saka niyakap si Tony. Natigilan naman si Tony nang yakapin siya ni Annika at bigla na lamang humigpit ang pagkakayakap niya sa kanyang alaga. Bumalik na si Annika sa paggawa ng kanyang assignment habang si Tony naman ay itinoon ang atensyon sa pagluluto ng merienda para sa bata. Gayunpaman hindi pa rin mawawala sa kanyang isipan ang naging balita ni Marites. Binabagabag na siya ngayon ng napakalaking suliraning yon. At iyon naman talaga ang plano niya simulat sa Paul, ang makapagtrabaho sa ibang bansa upang matulungan ang kanyang pamilya na naiwan sa probinsya, ang makapag-ipon para mabayaran ang kanilang kaliwat-kanang mga utang, makapagpatayo ng mas maayos na bahay
At kahit maliit na tindahan lamang upang tumigil na sa pagbuborda si Nanay Teresita at hindi na pumalaot pa si Tatay Julian. At ang makapag-aral sa magandang universidad si Troy sa oras na tumuntong na ito sa kolehiyo. Pero naisip din niya si Annika na pamahal na siya sa bata at hindi niya na kaya pang iwan ito. At gayon din si Calvin. Naging mahalaga na sa kanya ang mag-ama kaya hindi niya alam ngayon ang kanyang gagawin. Naisip ni Tony na sabihin muna kay Calvin ang tungkol sa nangyari. Pero dahil nasa business trip ito ay hindi ito makauwi sa bahay. Lumipas ang ilang araw at natagpuan na lamang ni Tony ang sarili na nag-aayos ng mga gamit. Napagdesisyon na niya na mas mainam kung umalis na lamang siya na Maynila at lisanin na ang buhay rito. Dapat ay sumunod siya sa kung ano naman talaga ang plano niya noon pa lamang. Kung ano man ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Calvin, ay dapat nang kalimutan na lamang iyon. Dahil hamak na yaya lamang si Annika, hindi na siya dapat pamapalapit at pamamahal ng tuluyan dito. Nag-iwan na lamang siya ng isang text message kay Calvin na nagsasabi ng kanyang sitwasyon at nang gagawin niyang pag-alis. Hindi pa man sumisikat ang araw ay lumabas na si Tony ng kanyang kwarto. Bit-bit ang iilan niyang mga bagahe. Where do you think you're going? Natigilan si Tony na makita si Calvin na nakatayo sa sala. Kararating lamang ito at talagang hindi na tinapos pa ang business trip nang matanggap ang nakakagulat na text mula kay Tony. Napaiwas naman ang tingin si Tony at doon lamang nakita ni Calvin na may bit-bit ng mga bagahe si Tony at may bag na itong nakasukbit sa kanyang balikat. Hawak-hawak na rin ito ang kanyang passport na may nakasuksok ng isang one-way plane ticket. Bigla tuloy nakaramdam ng panghihina si Calvin nang makita ang sitwasyon ni Tony at nang mapagtantong binabalak nitong gawin. Why, Tony? Nangihinang tanong ni Calvin. Pilit na nag-iipon ng lakas ng loob si Tony upang mapigilan niyang pagtulo ng kanyang mga luha. Para po ito sa pamilya ko, sir. Mistulang nadurog ang puso ni Calvin nang marinig na tawagan siya ni Tony bilang sir at hindi sa pangalan nito kagaya ng kanyang sinabi rito noon. Magkano sisweldohin mo sa Hong Kong? I will double it. Heck, I will even triple it. Huwag ka lang umalis. At huwag mo lang kaming iwan ang anak ko. Pakiusap ni Calvin. Naglakad pa ito papalapit kay Tony pero dahan-dahang umatras si Tony. Hindi niyo ho kailangan gawin yun, sir. Yaya lang ho ako ng anak ninyo. Mas mabuti kung hanggang ganun na lang. Tony, please. Diba sa'yo rin naman ang galing nun na susuportahan mong desisyon ko kung ano man yun? Ngayon nakapag-desisyon na ako. Kailangan ko tong gawin para din to sa pamilya ko. Desididong tugon ni Tony. Pero paano naman kami? Natigilan naman si Tony nang marinig ang winikang yan ni Calvin. Napamahal na talaga siya sa mag-ama. Pero alam niyang hindi dapat at hindi maaari. Baka kapag nalaman pa ni Annika ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Calvin, ay lumayo lamang ang loob nito sa kanya. Kailangan ko po itong gawin, sir. Sagot naman ni Tony. That's nonsense, Tony! Iiwan mo na lang kami ng basta-basta ni Annika? She loves you so much. You made her feel whole again. You made me feel whole again. And then you'll just leave us behind? Pilit na pinigilan ni Tony ang sarili na maluha. Pero halos madurog na rin ang kanyang puso sa mga sandaling yan. Sana maintindihan mo na gagawin ko rin naman to para sa pamilya ko. Mahalaga sila sa akin. Sila ang buhay ko. Sinabi ko naman sa'yo na hindi mo kailangang umalis. Kung ano mang kailangan mo, ibibigay ko. Huwag mo lang iwan ang anak ko. Huwag ka lang umalis, Tony, please. Pakiusap ang muli ni Calvin. Magsasalita pa sana si Tony pero natigilan siya nang marinig ang boses ni Annika. Aalis ka, Yaya? Kapwa na palingon sina Tony at Calvin sa direksyon ni Annika. Nakatayo ito sa dulo ng hagdan at mistulang na alimpungatan dahil sa malakas na boses ni Tony at Calvin. Humigpit ang pagkakahawak ni Tony sa kanyang mga gamit. Kaya agad na dumako roon ang mga mata ni Annika at bigla na lamang itong tumakbo papalapit kay Tony upang yakapin ito ng mahigpit. Napapikit na lamang si Tony nang maramdaman ng pagyakap ni Annika sa kanya. Isa rin sa mga dahilan kung bakit mas gusto niyang umalis na hindi nalalaman ni Annika
ay dahil sigurado siyang hindi niya na magagawang umalis pa kapag nariyan na ang bata upang pigilan siya. Nagsimulang humikbi si Annika. Bagay na lalo lamang nagpadurog sa pirapiraso ng puso ni Tony. Yaya, don't leave. Don't leave me, please. Yan bang gusto mo? For Annika to lose someone important and close to her again? Pagsingit ni Calvin. Kaya naman lumuhod si Tony upang maging kapantay niyang bata. Pilit na pinunasan ni Tony yung mga luha ni Annika. Naaalala mo ba yung kwento ko nun sa'yo? Yung sila Nanay Teresita, Tatay Julian ko sa probinsya? Tapos yung kapatid ko, si Troy. Naaalala mo ba sila? Tumangon naman si Annika pero patuloy pa rin ito sa pagluha. Kailangan kong magtrabaho para sa kanila eh. Kailangan kong pumunta ng ibang bansa para sa kanila. Kasi kailangan nila ng tulong ko. No, Yaya. Just stay here. Don't leave us, please. Pailing-iling na sagot naman ni Annika sa pagitan ng kanyang mga paghikbi. Nasasaktan na ngayon si Tony habang nakikita ang alaga na hindi maawat pa sa pagluha. Hinawi ni Tony ang buhok ni Annika at hinaplos pa ang pisngin nito. Basta lagi mong tatandaan na mahal ka ni Yaya, ha? Kahit anong mangyari, palagi kang nasa puso ko. I love you, Annika ko. Lagi kang magpapakabait, ha? Lagi kang susunod sa mga utos ng Daddy Calvin mo. Pangako, kapag umuwi ako ng Pilipinas, bibisitahin kita. Babalikan kita. No, Yaya, no! Naluluhang pakiusap pa ni Annika. Pinunasan na rin ni Tony ang mga luha niya hindi niya na napigilan pa at pinilit ang sarili na tumayo upang siya ay makaalis na. Nagsimula na rin siyang maglakad papalayo pero hindi pa siya tuluyang nakalayo ay agad siyang hinabol ni Annika na patuloy pa rin sa pag-ago sa mga luha. No, Yaya, huwag kang umalis, please! Naluluhang wika ni Annika habang pilit na hinahabol si Tony. Maging si Tony ay naiiyak na rin habang niiyakap siya ni Annika. Annika, baby, magtatrabaho lang si Yaya sa ibang bansa. Kailangan ni Yaya eh. Paulit-ulit na umiling si Annika. Hindi matanggap na kinakailangang umalis ng kanyang paboritong Yaya. Sa lahat ng namasukang katulong at nagsilbing Yaya ni Annika, tanging si Tony lamang ang tumagal sa kanya. Napamahal ng mas na bata sa kanyang Yaya Tony. Kaya hindi niya kakayanin kung maging ito ay iwan siya. Annika, Tony has to leave. She has to go, okay? Wika naman ang ama ni Annika. Maging ito ay nasasaktan na rin habang pinagmamasta ng anak na halos maglumpasay na dahil sa gagawing pag-alis ng kanyang pinakamamahal na yaya. Lumuhod si Tony upang maging kapantay niya ang alaga. Sorry, baby, ha? Kailangan lang talagang umalis ni yaya eh. Di ba sinabi ko naman na kapag bumalik ako, promise, bibisitahin kita. Huwag kang mag-aalala, ha? Lagi kang ipagdadasal ni Yaya. Basta lagi kang magpapakabait at huwag mo sanang kalimutan si Yaya. Naluluhang sambit ni Tony habang hinahaplos ang pisngi ng bata. No, Yaya, please! Humihikbing tugon naman ni Annika. Mahal na mahal ka ni Yaya. Bulong pa ni Tony at saka hinalikan sa noo ang lalaga at mahigpit itong niyakap. Tumayo na si Tony at pilit na hinilang paapapalayo. Hindi na sana siya mag-aabalang lumingon pa, pero muling sumigaw si Annika. Don't leave me, Yaya, please! Daddy, just marry Yaya! Natigilan naman si Tony nang marinig ang hiniling ni Annika sa kanyang ama. Annika! Daddy, I want Yaya to be my mom. Just marry her so she won't leave me. Pakiusap pa ni Annika. Gulat na gulat si Calvin sa hiling na namutawi sa bibig ni Annika. At kapwa natigilan at nagkatinginan na lamang silang dalawa ni Tony dahil doon. Annika, that's not... Just marry her, Daddy, please. Marry Yaya so she won't leave. Pakiusap pa ni Annika. Kaya naman halos bumilis na lamang ang pagtibok ng puso ni Tony. Mistuloy ang gagawin talaga ni Annika ang lahat. Huwag lang siyang mawalay sa kanya. I want you to be my mommy, Yaya. Please don't leave me. Pakiusap muli ni Annika, sabay tingin kay Tony. Hindi na makagalaw si Tony ngayon.
Dahan-dahan ang naglakad papalapit si Calvin sa kanilang direksyon at kukunin na sana niya si Annika mula kay Tony nang biglang bumagsak si Annika. Annika! Hiyaw ni Calvin at nagmamadaling lumapit sa anak upang saluhin ito. Nanlaki naman ang mga mata ni Tony dahil sa nangyari at nabalot na siya ng labis na kaba at pag-aalala nang makitang bumagsak sa harapan ng kanyang alaga. Call an ambulance quick! Nagmamadaling utos ni Calvin. Agad namang tumango si Tony at tumawag na nga sa ambulansya. Lumabas na rin ang ibang mga kasambahay upang salubungin ang ambulansya at maisakay agad roon si Annika. Halos hindi na maawat pa sa pagluha si Tony na makasakay silang dalawa ni Calvin sa ambulansya at habang pinanonood nila si Annika na inaasikaso ng mga medik, niyakap ni Calvin si Tony at paulit-ulit na bumulong si Tony sa kanya. Sorry! Sorry! Maging si Calvin ay napaluha na rin. Iyon ang kauna-unahang beses na nagkaganon si Annika, kaya sukdulan ng kanyang kaba sa pag-iisip kung anong nangyayari sa kanyang anak. You don't have to be sorry. Ang mahalaga ngayon ay maging maayos si Annika. She needs to be safe and sound. I can't lose her too. Wika ni Calvin at halos mabasag pa ang boses nito. Nang makarating sila sa ospital ay agad na sinugod si Annika sa emergency room. Hindi ito makahinga at mahanapan ng pulso kaya kinailangan itong i-CPR at kabitan ng tubo upang makahinga. Hindi na pinapasok pa sina Calvin at Tony roon. Kaya naman magkayakap na lamang silang naghihintay sa labas habang paulit-ulit na nananalangin na sana ay maging maayos lamang si Annika. Ilang oras pang nakalipas hanggang sa lumabas ng doktor at tawagin ang atensyon ni Tony at Calvin. Doc, what happened to my daughter? Is she okay? Puno ng pag-aalala at sunod-sunod na tanong ni Calvin sa doktor. Iginilid naman ng doktor ang kanyang ulo. Are both of you her parents? Nakatingin na naman si Calvin na Tony. Yaya lang naman kasi si Annika pero si Calvin ang sumagot ng oo para sa kanilang dalawa. Yes, we are her parents. There is something that you need to know. Seryosong wika ng doktor. Nakatingin ang muli si Calvin at Tony. At kapabakas ang labis na kaba sa kanilang mga mata nang marinig ang winikang iyon ng doktor. I'm gonna need to talk to the both of you in my office. Magkahawa kamay pa si Calvin at Tony na naglakad patungo sa opisina ng doktor. Maya-maya pa nila maaaring makita si Annika dahil inaayos pa ng nurse ang kalagayan ng bata. Kaya naman hindi maawat pa sa bilis ang pagtibok ng puso ng dalawa. Hindi nila alam kung ano nang nangyayari kay Annika. Kaya halos isang daang dasal na ang nasambit ni Tony para lamang maging ligtas si Annika. Nang makarating sa opisina ay pinaupo na ng doktor si Tony at Calvin. There is no easy way to say this. Cut the crap, Doc. Ano bang problema ng anak ko? She was fine few hours ago. And all of a sudden, bigla na lang siyang nag-collapse. Ano, kulang ba siya sa tulog, sa kain? Ano bang problema? Ano bang meron sa anak ko? What's wrong with my daughter? Your daughter has a lung cancer. Mistulang tumigil ang mundo ni Tony at Calvin nang marinig ang sinabi ng doktor. Para bang hinahati ngayon ang puso nilang dalawa dahil sa kanilang nalaman. Hindi lamang basta-basta na nag-collapse si Annika. Bagkos ay meron pala itong napakalubang sakit. Lung cancer? Naghihinang tanong ni Calvin. Para bang deja vu ang lahat ng nangyayari. Para bang pinarurusahan siya ng Diyos dahil sa parehong sakit din na matay ang kanyang asawa. Cancer din ang may sala sa pagkawala nito. At ngayon naman ay si Annika nang tinamaan ng nakamamatay na sakit na iyon. We caught it late. Hindi natin napansin agad. Siguro dahil normal lang naman ang mga symptoms na ipinapakita niya. Yung kapag hinihingal siya, akala natin simpleng pagod lang. Paliwanag ng doktor. Nagkatinginan sina Tony at Calvin. Baka yung pananakit ng dibdib ni Annika ay sintomas pala ng cancer na hindi nila napansin dahil akala nila ay simpleng pananakit lamang yon. Pero hindi yung kasalanan ang nangyari kay Annika. Masyado lang mabilis ang naging pagkalat ng sakit niya. Hindi rin natin yun inaasahan. Are you saying it's terminal? Kinakabahang tanong ni Calvin. Dahan-dahan namang tumango ang doktor kaya naman mistulang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Napakasakit para sa kanya bilang ama na malamang nahihirapan pa lang anak at wala siyang magagawa.
Pero Doc, hindi na ho ba magagamot? Wala na ho ba tayong magagawa? Naluluhang tanong ni Tony. Labis na rin siyang nasasaktan ngayon dahil hindi niya alam kung anong mangyayari. Walang kasiguraduhan kung gagaling pa ba si Annika at kung makakaligtas sa tanikala ng malubhang sakit na iyon. We can proceed with meds and chemotherapy. Mapapabagal niya ang paggalat ng meds sa katawan ni Annika. Kapag nagkaroon ng changes at improvement, we'll see what we can do. Pero for now, we have to observe her first para masiguro natin na wala na siyang ibang sakit. Paliwanag ng doktor. Kung ano-anong mga tests at procedure pang pinaliwanag ng doktor kina Tony at Calvin. Pero ng mga sandaling yun ay wala nang naunawaan pa si Calvin. Para bang pumapasok lamang sa tenga niya at lumalabas din sa kabila ang lahat ng naririnig. Ang bukod tanging tumatakbo lamang ngayon sa kanyang isipan ay ang kagustuhan na maging ayos at tigtas ang kalagayan ni Annika at magkaroon ng himala upang gumaling ito at mawala ng cancer. Nang matapos sa pagpapaliwanag ang doktor ay lumabas na si Tony at Calvin. Calvin, agad na pinagsusundok ni Calvin ang pader. Pilit pa siyang pinigilan ni Tony pero hindi na nagpaawat si Calvin. At kasabay ng bawat suntok na ibinabato niya sa pader, ay siya namang tuloy-tuloy at hindi maawat na pagtulo ng kanyang mga luha. Calvin! Naluluhang pagtawag pa ni Tony at napayakap na lamang sa likod ni Calvin. Dahilan upang matigilan na si Calvin sa pagsuntok sa pader at mapayakap na rin lamang kay Tony na humahagulgol na ngayon. Pareho silang hindi alam ang gagawin. Sobra silang nasasaktan sa mga nangyayari. Ang dating masayahin at puno ng sigla na si Annika ay nakaratay na ngayon sa kama at walang lakas. Walang kalakas-lakas. Kailangan natin magpakatatag para sa kanya. Maaayos din ang lahat. Wika ni Tony kahit papareho silang walang kasiguraduhan kung gagaling pa nga si Annika. Dahil tulog pa si Annika, nagdesisyon si Tony na pansamantala munang lumabas upang magpahangin at makapag-isip. At sa mga oras din yon ay nagdesisyon na siyang tawagan ng kanyang mga magulang upang sabihin ang katotohanan sa mga ito. Ilang missed calls pang meron si Marites sa kanya pero hindi niya pinansin ang mga yon. Anak, kamusta ka na? Lalo lamang naluha si Tony nang marinig ang boses ng kanyang ina. Anak, umiiyak ka ba? Puno ng pag-aalalang tanong nito. Sorry, Nay. Paghingi ng paumanhin ni Tony. Naguguluhan man ang una ay unti-unting ipinaliwanag ni Tony sa kanyang pamilya ang kanyang sitwasyon at sa kabutihang palad ay naunawaan naman ni Troy, Nanay Teresita, Tatay Julian ang kanyang sitwasyon. Paano ka na ngayon yan, anak? Nag-aalalang tanong ni Tatay Julian. Walang naisagot si Tony kundi pag-iyak lamang. Dahil hindi niya alam kung saan pa siya huhugot ng lakas sa mga sandaling yon. May awa ang Diyos, anak. Gagaling din ang alaga mo. Huwag kang mag-aalala. Magdadasal kami. Ipagdadasal namin siya. Kapit lang, anak. Magpakatatag ka, anak ko. Nandito lang kami para sa'yo. Paalala pa ni Nanay Teresita. Laking pasasalamat na lamang ni Tony dahil kahit papaano ay nauunawaan ng kanyang pamilya ang kanyang sitwasyon. Suporta at pagmamahalang naman ng mga itong kinakailangan niya upang kahit papaano ay makaipon ng sapat na lakas ng loob para harapin ang katotohanan ng kanilang sitwasyon. Mahigit isang buwan na rin na nagagamot at nagkikimo si Annika. Wala na rin itong buhok bilang epekto ng therapy, kaya nga bilang pagsuporta ay nagpagupit na din ang buhok sina Tony at Calvin. Tumigil na rin muna sa pagtatrabaho si Calvin upang mas matututukan ang pagaling ng anak. Nag-step down siya bilang CEO. Ipinasa na sa ibang responsibilidad dahil mas mahalaga ngayon ang mabantayan at maalagaan ang nag-iisa niyang prinsesa. Kapansin-pansin na rin ang pangangayayat ni Annika. Nagrenta na sila ng isang kwarto sa ospital upang hindi mapagod si Annika sa pagpapalik-balik sa mansyon at sa ospital para sa kanyang therapy at gamutan. Bagay na labis na nakapagpapalungkot kina Tony at Calvin. Wala na kasing ibang nakikita ang bata kung hindi ang ospital. Hindi na ito maaaring lumabas dahil sa lala at sela ng kalagayan. Awang-awa si Tony sa tuwing pinapanood si Annika na nagte-therapy. Iniiwas niya ang kanyang tingin sa tuwing umiinda ng pananakit ang bata dahil hindi niya kayang makitang masaktan si Annika. Samantalang si Calvin naman ay pilit na tinatagan ang loob at patuloy na humihingi ng milagro. Pakiusap.
Huwag naman pati anak ko. Pakiusap ni Calvin habang siya ay taimtim na nananalangin sa gilid ng kanyang anak. Hindi naman maiwasang mahabag ni Annika sa kalagayan ni Calvin dahil siguradong mas doble o triple pa ang sakit na nararamdaman nito kesa sa kanya. Mama na rin ang itinatawag ni Annika kay Tony, alinsunod na rin sa hiling ni Tony. Ayaw kasi niya napalitan si Juliet bilang mommy ng bata at malugod naman na pumayag doon si Annika. Gaya ni Calvin, hindi rin siya kailanman lumisan sa tabi ni Annika. Palagi siyang nasa tabi nito at kinukwentuhan ng bata ng kung ano-ano. Hanggang sa unti-unti na nga nagkaroon ng improvement sa kalagayan ni Annika. Napakasaya ni na Tony at Calvin dahil doon, para bang sinasagot ang kanilang mga dalangin. Pero that doesn't mean that we should stop the therapy. We need to continue para mas makita natin ang improvement. So far, everything's good, wika ng doktor. Napayakap naman sina Calvin at Tony sa isa't isa dahil sa narinig. Magtatanong pa sana si Calvin sa doktor ng kung ano-ano ang susunod nilang mga magiging hakbang. Biglang tumunog ang isang anunsyo sa buong ospital. Code Blue, Room 304. Code Blue, Room 304. Nalamig sina Tony at Calvin sa kanilang narinig. Room number iyon ni Annika. Kaya kasabay ng doktor ay kumaripa sila ng takbo patungo sa kwarto ng bata kung saan inire-resuscitate ito ng isang doktor. Napaluhan na lamang si Tony at Calvin na makita ang kalagayan ni Annika at halos abot langit na ang maging pasasalamat ng maging maayos din ito. Anong nangyari, Doc? I thought she was doing okay. Naluluhang tanong ni Calvin sa doktor. Napahinga ng malalimang doktor at halata sa mukha nito na may hindi ito magandang sasabihin. Biglang kumalatang met sa katawan niya. It's covering her whole lung. I'm so sorry. Paghingi ng paumanhin ng doktor kaya naman halos mapaluhod na lamang si Calvin sa kanyang narinig. Si Tony naman ay hindi na rin maawat sa pagluha habang yakap-yakap si Calvin. I'm going to lose her too. Naluluhang wika ni Calvin. Gayun din naman si Tony. Sobra siyang nasasaktan ngayon habang iniisip na bukas makalawa ay mawawala na rin si Annika sa kanila. May pag-asa pa. May milagro. May milagrong mangyayari. Humihikming wika ni Tony. Kahit ang totoo ay wala na talagang natitirang pag-asa pa. Iginugol na lamang ni na Calvin at Tony ang kanilang oras sa tabi ni Annika. Hinang-hina na si Annika. Namumutla ang balat at labi nito. At kapansin-pansing wala na talaga itong natitirang lakas. Ayan, maganda diba? Wika ni Tony nang matapos niyang kabitan ng headband si Annika sa ulo. Napatingin naman ang bata sa maliit na salamin na kanyang hawak-hawak. Wala na siyang buhok, kaya tanging headband na lamang ang maaari niyang maging palamuti sa ulo. Twinning pa tayo, oh! Masayang dugtong ni Tony habang suot-suot din ang headband. Mama, kalbo tayo! Natatawang sagot naman ni Annika. Niyakap naman ang mahigpit ni Tony ang anak dahil sa narinig. Mama? Tanong ni Tony kay Annika. Pwede na po ba kayong ikasal ni Daddy? Nang tanungin ni Annika iyon ay sakto namang pumasok din sa loob si Calvin. Narinig niya ang pakiusap ni Annika. Kaya naman agad silang nagkatingina ni Tony. Gusto ko pong magsuot ng gown. I want to be a flower girl. Nangihinang pakiusap pa ni Annika. Mistulang hinati ang puso ni Tony sa kanyang narinig. Dahil mukhang iyon na ang magiging huling pakiusap sa kanya ni Annika. Lumapit si Calvin sa tabi ni Tony at Annika at saka hinaplos ang anak sa pisngi. Yes, baby. You will be a flower girl. Yay! Bika ni Annika na animoy nagkaroon kahit papaano ng kaunting sigla. Thank you, Daddy. I'm sorry if I'm a bad girl sometimes. Umiling si Calvin at tinalikan si Annika sa noo. You're good, baby. Daddy loves you so much. Naluluhang tugon pa ni Calvin. Hinarap naman ni Annika si Tony at nagpasalamat dito. Thank you for being my mama. I love you. I love you, mama and daddy. Wika pa ni Annika na siyang lalong nagpaluha kay Tony at Calvin.
Bilang pagsunod sa pakiusap ni Annika ay naganda na ngang maikasal si Tony at Calvin. Humingi sila ng permiso sa ospital kung maaari bang maikasal sila sa loob ng kwarto ni Annika. Kumuha na lamang sila ng pare at naglagay na lamang ng mga nurse ang bulaklak na disenyo sa sahig at ang ilan sa kanila ay nagsilbi rin bilang witness. Nakabihis na rin ang isang gown si Annika na nakahiga lamang sa kanyang kama. Habang si Tony at Calvin ay nasa kanyang gilid at isinasagawa ng pare ang seremonya ng kasal. Buong seremonya ay hindi maitago ang ngiti ni Annika. Kahit pa medyo nangihina na talaga siya at wala ng lakas. Masayang-masaya siya para sa kanyang mama Tony at daddy Calvin. Alam ni Annika na meron siyang sakit. Matalino naman kasi siyang bata. At alam niyang hindi siya basta-basta nasa ospital lamang. At nararamdaman na rin niya ang labis na panghihina habang tumatagal ang panahon. "You are now husband and wife. You may now kiss the bride." Anunsyo pa ng pare. Ngumiti naman si Tony at Calvin sa isa't isa at saka nagpalitan ng matamis na halik. Nagpalakpakan ng mga doctor at nurse at gayon din si Annika na masayang masaya at biniro pa ang kanyang mama Tony at daddy Calvin. "Yay, nag-kiss si mama at daddy," wika ni Annika. Lumapit ang mag-asawa sa bata at kapwa hinalikan nito sa noo at saka niyakap. Lumabas na rin ang doctor at nurse at hinayaan ang maiwan ng mag-anak. "Do I look pretty in my gown?" Inosenteng tanong ni Annika. Tumangutangu naman si Calvin. "You are the prettiest, my princess. My baby, I love you so much." "Ang saya ko po." Wika pa ni Annika na siyang nagpalambot sa puso ni na Tony at Calvin. Gayun pa man nararamdaman nila ang kirot ng kanilang mga puso. Dahil para bang hinihintay lamang ni Annika na maikasal sila at unti-unti na ito nagpapaalam. "I miss mommy," biglang wika ni Annika. Dahilan upang magkatinginan sina Tony at Calvin. At kapwa nagbabadya na rin ang kanika nilang mga luha. "I'm sure you do, anak," sagot naman ni Calvin. At halos mabasag na rin ang boses. "I'm so happy. Thank you, Mama and Daddy. You made me so happy." "Mahal na mahal ka namin, Annika ko," sabit naman ni Tony at saka niyakap ang anak. "Kapag po okay na ako, can we go to Baguio?" Mistulang durog na durog na ang puso ni na Tony at Calvin habang pinakikinggan ang pakiusap ng anak. Dahil alam nila pareho na hindi na mangyayari pa iyon. Napapikit si Tony at dahan-dahan siyang tumango. "Oo, pupunta tayo sa Baguio. Babalik tayo roon sa strawberry farm. Mamimitas tayo ng maraming strawberry." "Yay!" Matamlay na tugon ni Annika. Tumabi na rin si Calvin sa dalawa at pareho na nilang niyakap ni Tony ang bata. Humika ba si Annika? At ang sunod niyang sinabi ay tuluyan lamang nakapagpalambot at nakapagpahina kina Tony at Calvin. "Antok na po ako. Can I sleep now?" Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ni Tony at Calvin. "Yes, baby. You can sleep now," sagot naman ni Calvin sa anak. Tipid na ngumiti si Annika at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Pinakiramdaman pa ni na Tony at Calvin ang bata hanggang sa tumunog na ang machine na nakakabit dito. Tanda, natuluyan na itong nagpaalam. Nanatili lamang si na Tony at Calvin sa tabi ni Annika at patuloy na dinama ang yakap ng bata. Hanggang sa unti-unti na rin bumagsak ang mga kamay nitong nakahawak sa kanila. Higit isang taon na rin mula nang mawala si Annika. Nagdesisyon si na Tony at Calvin na magsimula ng isang charity sa ilalim ng pangalan ni Annika at Juliet. Ang The Gift of Juliet and Annika ay isang organisasyon na nagsusulong ng awareness at fundraising para sa iba't ibang klase ng cancer. Nagkasundo si na Tony at Calvin na iyon na ang pinakamagandang gawin nila para sa dalawa. Alam nila na magkasama na ngayon ang mag-ina sa langit at wala nang kahit na anong sakit na nararamdaman pa. At ngayon nga ay nakatayo si na Tony at Calvin sa harap ng magkatabing columbarium ni na Annika at Juliet habang buhat-buhat ang isang baby boy. "Hello my girls," bati ni Calvin sa kanyang mag-ina. Si Tony naman ay ngumiti rin at pumate. "Hello Annika ko." "Hello Juliet."
Nakangiting bati niya pa. Nagkatinginan sina Tony at Calvin at saka napatingin sa bagong biyaya sa kanilang buhay. We already have our baby boy. Kaya we decided to name the baby Nico. Hi, Ate Annika. Pagpapakilala naman ni Tony sa anak. Isang maliit na ngiti naman ang sumilay sa baby. May dalawa kang angels, my son. Singit pa ni Calvin bago halikan sa noo ang kanyang mag-ina. Nawala man si Annika sa kanilang buhay, may bago namang biyayang dumating para sa kanila na siyang bubuong muli sa kanilang mga puso. Kung bago ka pa lang sa channel na ito at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!